Hi po, good morning and good evening to all of you. So ngayon po magagawa ho tayo ng puting adobo with gata, Visayan style. So mag-uumpisa ho tayo sa minarinate ating karne na baboy, suka, kalamansi, pamintang buo at saka laurel, konting asin. Binabad po natin ng 30 minutes to 1 hour. And then, igigisa po natin siya sa mga rekado. Simula po tayo. Po, magagawa po tayo ng puting adobo with gata, Visayan style. So, ito po yung baboy natin, minarinate natin. Sa lemon, sa suka, sa bawang, at saka sa laurel. Ito po yung sangkap, may luya, sili, bawang, sibuyas, laurel, at saka pamintang buo. Wala tayong gagamitin ditong soy sauce, kundi gata ang gagamitin natin. Okay, start po tayo. So, igigisa ho natin lahat po ng rekado, or ito po lahat po nito. Then, i-add po natin to, tapos talagay natin tong gata hanggang sa maluto. Halfway cook, titimplahan po natin siya. Yung ano natin, sibuyas, dalawang kutsarang mantika po, tapos sigisan po natin siya ng asin. Pagka nag golden brown po siya, hindi po yan, medyo konti lang. So pagka nag golden brown siya, isusunod po natin yung luya. Pero ngayon pwede natin lagyan na siya ng pamintang buo para yung paminta natin maging roasted siya. Oops. And then, yung bayleaf or laurel natin, dalawa po siya, ikakras natin. Para po yung lasa is masarap. Ayan, nakakakulay na po yung ating sibuyas. Then add natin ang luya. Yung baboy po natin, minarinate po siya ng 30 minutes to 1 hour sa suka, sa bawang, sa laurel, sa paminta at lemon. So ito na po, kakakulay na. Then i-add po natin tong bawang at saka sili. Gisa. Then, i-add po natin yung karne. So, ayan po itong, ito po na po. Kasi, pwede na po natin i-add yung karne. So, igigisa po natin yung karne diyan po sa ano, sa kasama ng mga rekado. Like I said guys, nakababad ito or nakamarinate siya ng 30 to 1 hour. So, yun po. Gigisa ho natin hanggang lumambot. Then, lalagyan natin ng tubig, kalamansi, suka, at gata. Yung ating karne na baboy. Ang nandito po is 1 cup of water, tapos 1/4 cup ng kalamansi juice. Add po natin siya. And then, ito pong gata na ilalagay natin. Bali, half a cup po ng gata na ilalagay dito para sa timpla. Pero itong karne, dapat lutuin muna natin bago natin ilagay ang gata. So, ang rekado po ng ingredients po ng puting adobo is walang soy sauce, pero may paminta, laurel,
bawang, luya, sibuyas, kalamansi, tubig at gata. At dalawang kutsarang mantika para sa panggisa sa baboy. Po, titikman natin yung sabaw. Kulang sa asin. Lagyan natin ng asin, season ng asin. Depende ho sa inyo kung gusto nyo walang sabaw, okay lang din. Pagka walang sabaw, itong tubig ho na nakikita nyo ngayon is pwede nyo i-reduce para magkasabaw, para mawala ng sabaw. So, lulutuin lang natin to. Gaya sabi ko, halfway cook, titimplahan natin. Ilalagay po natin yung half a cup ng gata. Konting tubig para. So, yan po yung gata natin. Then, antay natin hanggang maluto. Sarap. May adobong puti na tayo, guys. Pero lutuin na natin 'to nang dire-diretso. Kaya ko lang nilagay yung gata para ma-absorb niya yung tamis at saka yung asim ng suka at the same time dun sa karne. Ang ating gata. Ngayon po pagkatindikman ho natin tapos may konting asim, hindi po makuha sa gata. Lagyan po natin ng option isang kutsarang asukal. Tapos, like I said, antayin natin maluto yung baboy. Kailangan po yung baboy is tender. Tapos yung sabaw po mag-reduce ng konti. Titikman natin ulit, guys. Pagka yung asim, ayaw nyo ng asim ng sobrang asim, pwede po natin i-adjust. Lagyan po natin ng tubig at saka asukal. Kanina naglagay tayo ng isang kutsarang asukal. Adjust po natin uli sa asukal at saka sa tubig pagka maasim siya. Sarap. So, yung timpla ko po ngayon, okay na. May konting asim pa rin ng konti. Pero andun na yung yung gata. So i-adjust po natin ulito ng isa pang kutsarang asukal. Tsaka paminta. Mawawala rin po yung niyan pagka nilagyan na po natin ng naglagay po ako ng paminta doon ng patatas. Ito na po tayo. Kaya kanina po tinikpan ko po yung karne. Malambot na siya. Then ilalagay po natin yung patatas. Antayin na lang po natin maluto ang patatas and pwede na ho natin i-serve. Pwede ho natin garnishan to ng green onion, scallion, basta dahon po ng sibuyas. So, antayin lang ho natin maluto yung ating patatas and ready to serve na po siya. Cooking time po, maximum is for 50 minutes. Yung finished product natin, adobong puti with gata na walang toyo, kundi lemon, a little bit of suka, and yung suka po nito is isang kutsara lang, and then yung lemon po is 1/4 cup, tubig, gata, and everything po. Thank you po. If nagustuhan nyo po yung video ko, hit like na lang po and subscribe. Maraming salamat po.